Hey guys, Nicole here and welcome back to my channel. So for today's video, ang share ko sa inyo is my ukay-ukay haul or my thrift haul because a few weeks ago, pumunta ako sa ukay-ukay and first time, ang dami ko na pamili and nasaktuhan ko na naka-sale sila and first time na ang dami kong nabili sa isang ukay-ukay. So I already posted a photo on my Facebook and Instagram. So parang pa-teaser siya ng mga ipapakita ko sa inyo today or yung haul ko. So hindi ko na patatagalin kasi sobrang excited na akong i-share ito sa inyo. So let's get started. So before I start this video, gusto ko lang i-share sa inyo na sobrang fan ako ng ukay-ukay. As in, mahilig ako mag-shopping sa ukay-ukay and na-discover ko yun matagal na, and I've been buying or shopping sa ukay-ukay since 2011. And yun nga, gumawa na pala ako ng video ng ukay-ukay finds and ukay-ukay tips like a few months ago. If you haven't watched it, ilalagay ko na lang yung link around here. And yun nga, like a few weeks ago, nanggaling ako sa ukay-ukay. And if you're from, ako kasi, I'm from Marikina, and yung favorite ko na ukay-ukay is dun sa bayan, sa may pagtawid ng tulay. So, tatlo yung ukay na pinupuntahan ko doon. Yung mga pinuntahan ko last week is yung pagbaba ng tulay, tumingin ka sa left, non-aircon siyang ukay-ukay na hanggang ngayon hindi ko talaga alam yung name ng ukay-ukay na yun. But, yun na yung pinakaunang ukay-ukay na makita mo pagbaba mo ng tulay, tingin ka sa left, and wala siyang aircon. So, doon ako unang bumibili. So, yun yung una kong pinuntahan. And then, the second one is sa Fleur de Lis. Dun din siya sa may pagbaba ng tulay. Pero, right side siya. And medyo tagu siya. So, yun. Medyo hanapin nyo na lang siya. And the third one is still Fleur de Lis pa din. Pero, dun siya sa may sports center. Katabi siya ng BPI na back. So, lahat yun is sa bayan. So, yung tatlong yun yung pinuntahan ko. And if you're interested, hindi nyo talaga alam kung nasaan yun, tanungin, PM nyo na lang ako or comment on the description box kung saan exactly, or basta mag-comment na lang kayo if naguguluhan kayo dun sa directions ko. So, let's get started na sa akin. So, let's start dun sa pinakaunang ukay-ukay na pinuntahan ko. Yun sa may pagtawid ng tulay sa left side, yung walang aircon dun sa kanto. So, hanggang ngayon talaga hindi ko maalala yung name or hindi ko alam talaga yung name ng ukay-ukay na yun. Basta alam ko, yun yung pinakaunang pinuntahan ko, ukay-ukay, every time na nag-ukay ako sa bayan. So, nakasale sila like 75 pesos each. And, ang dami ko na pamili nun eh. Nagulat ako na nung pagbayad ko, parang 550 pesos lang yata or 500 plus yung binayaran ko for parang a lot of clothes. So, hindi ko na mahabain. Ito na. Yung first clothes na binili ko sa kanila is this one. So, ayan. This is a t-shirt na parang, ano pong tawag sa ganitong design? Parang khaki, military na design. But, it's colorful. So, binili ko siya because mahilig talaga ako sa mga t-shirt. Actually, mas gusto ko talaga ng t-shirt yung sinusuot. And very comfy lang siya. And gusto ko yung color niya kakaiba. Medyo loud nga lang, I think, yung color niya. But I like it. Kasi diba uso namin ngayon yung parang mga loud colors, mga neon colors. So, this is this pink na blouse. So, ayan. Gusto ko siya kasi parang it reminds me of yung mga Korean na top. Na parang casual lang. Alam mo yun. So, ayan siya. Ganyan siya. And, I like it kasi parang may mga ganitong design. Ayan, no? Comfy lang siya. Manipis lang yung tela niya. But not really yung sobrang manipis na makikita na yung loob. But, ayan. Ganyan siya. So, mahilig ako sa mga ganito eh. Yung mga parang malalaki na comfy lang. Kasi mas nakakagalaw ako. Ayoko nang masyadong fit na fit. And then, ang brand niya is Fashion Classic. Ayan, may Korean na sundan. So, next is this shirt again. So, itong parang oversized na white t-shirt na may cat na design because I love cats. So, ayun siya. And sobrang laki nito sa akin. But, alam niyo naman, uso yung mga oversized na mga shirt, diba? But for this one, dahil nga sobrang laki niya sa akin, ipo-fold ko na lang yung dito sa gilid. So, ayan. Hindi ko alam kung anong brand niya, but wala kasi nakalagay na brand. But, ayun siya. So cute. Naman is this ito long sleeve na top na ano ba to, parang may stars, may triangle, may circle. So ayan, gusto ko siya kasi mahilig din ako sa mga ganito, yung mga parang sleeve long sleeve na ano na blouse or na top. Ayan,
pwede siyang parang medyo form, hindi mo formal, pero parang semi-casual or parang pwedeng casual lang siya. So, kakaiba din siya. I love the color. Wala pa akong ganitong color. Wala pa akong ganitong parang design din. So, ayan. I bought this one. Manipis lang pala to, ah. Hindi siya yung sobrang makapal. Ayan. Manipis. Hindi siya. Premium siya. Nakikita. But manipis lang siya, actually. Ito nyo ba? But manipis lang siya. For the brand, hindi ko alam kung anong brand niya. But, ayan. Parang made in Hong Kong siya kasi may nakalagay na Hong Kong. So, yung gulo na ng hair ko. Nakugulo yung hair ko. So, next is this top. Ito. Parang long sleeve na parang, ano ba to? Dark green or parang military green na long sleeve na top. And as you all know, mahilig ako sa mga parang long sleeve kahit na sobrang init dito sa Philippines. But there's something about long sleeve na talagang gusto ko silang suotin. So, ito, okay siya kasi nag-fit siya sa body ko. Yun yung parang bet ko kasi yung mga parang body fitting na mga ganitong type ng damit. And ano siya, parang stretchable na comfy lang. So, ang brand niya is 5 Minutes Happiness. It's made in Korea. Ayan. Next item is ito. Sobrang natuwa ako nung nakita ko to, but I'm not sure if magagamit ko siya or masusuot ko siya sa labas. But it's from the brand na ito siya. Liz Liza. So, ayan. Pakita ko muna yung brand niya. It's Liz Liza. If mahilig ka sa mga parang, ano ba yan? Ayan. So, it's a Japanese brand or it's a it's a Japanese clothing line and mga ganitong klaseng damit or ganitong brand is mahal talaga siya. Eh, natutuwa ako nung nakita ko na sabi ko, shit, 75 pesos lang siya. Iisipin mo magkano to. So, ayan siya. So, I'm not sure kung parang off-shoulder yata siya or yung parang hanga siya or top or what. Pero I think this is a top and siguro pwede ko siyang gamitin sa labas or pag may mga event or what. Kasi parang masyado siyang, parang nakakatakot siyang, parang casual lang siya, pero parang masyado siyang loud pag mag-commute ka, alam mo yun. But I really love it. It's such a Liz Liza siya, guys. Brand siya. Ayun, yung mga parang Lolita. Nakalimutan ko yung aning line na yun eh. But yeah, yun. Uso-uso yung ganito, lalo na dati na nagko-cosplay ako. So, ay. Next item, ito. Itong blouse na to. Chiffon blouse. Long sleeve na blouse. So, ayan, nagbabago yung color ko. Kasi dahil dito sa color yellow nito. So, I love it. Kasi, yun nga, di ba nauuso dito ngayon yung mga parang loud colors, ganyan. And, wala kasi ako masyadong mga loud colors na damit. So, usually black and white na lang talagang damit ko. Black, white, pink. Yun yung mga damit ko. Or blue. So, wala akong mga parang yellow, mga loud. So, nung nakita ko to, sabi ko, parang ang ganda niya. And sayang kung hindi ko siya bibilin. So, kakaiba siya. And I love it. Kasi mayroon siya yung mga floral na design. And I love floral. Mahilig ako sa mga flowers, sa mga roses, ganyan. So, next is this, yung jacket. Na, alam mo yun, parang malalaking jacket na manipis. Na ganito yung color. Kasi hindi ko talaga, wala talaga akong alam sa mga parang terms, alam mo yun, for the clothes, yung mga fashion, ganyan, wala talaga akong alam. But, ayan, papakita ko na lang, makikita nyo naman dyan. Ayan siya, and sobrang gusto ko to kasi ang cute. Ang ganda ng pagka-pink niya, it's parang baby pink or light pink. Gusto ko yung mga ganitong klaseng color ng pink. And malaki siya. And hindi, yung tela niya manipis siya pero parang hindi ko alam kasi kung anong tawag sa telang to eh. So, ayun, hindi siya mabigyan ng hustika siya kasi hindi talaga alam pa. Ang pinili ko is ito, dress na tayo guys. So, may binili ako ang dress. Medyo parang pambata ata siya or medyo parang hindi na siya bagay sa age ko. But, ito siya. So, ayan. Mukha siyang normal lang but pag sinuot mo parang napaka-girly niya, alam mo yun. Medyo parang teenager yung dating niya. And gusto ko siya kasi pwede ko siyang gamitin sa beach. Kasi parang ganito yung naiisip kong pwede kong suotin sa beach. And maganda yung likod niya. Ayan, parang may dalawang ganyan. Ayan. And let's go sa skirt. Kasi uso yung mga jeans na skirt ngayon, diba? Yan tagal ko na naghahanap ng babagay sa akin na jeans na skirt. And I finally found the one. So, eto siya. Ayan o. So, hindi siya ganun sobrang mahaba sa akin. Parang sakto lang, hindi naman siya ganun kaikli. And ako kasi, mas feeling ko, mas bagay sa akin yung medyo parang pa-fit
hindi naman sobrang fit, yung saktong fit lang, hindi din masyadong maluwag na skirt. Kasi pag masyadong maluwag, maliit kasi yung legs ko. Parang mas napapansin na maliit yung legs ko pag maluwag yung skirt, or parang malaki yung skirt. So, ito, sakto lang to. Actually, kung hindi ako kakain, sakto lang siya. Last but not the least from that store is nabili ko tong shorts na to, na hindi ko talaga alam bakit ko din siya binili. And, ayan siya. Pwede siyang parang pang summer na shorts, and medyo malaki siya sa akin. So, yung mga ganito kasing shorts na malalaki, ginagamit ko to usually sa bahay. Kaya hindi ko alam kung ba't ko to binili, kung saan ko gagamitin. I think, para sa bahay siya, or pwede rin naman sa labas. Let's see, kasi maliit lang nga lang yung legs ko, diba? Medyo malaki yung dito niya. So, makikitaan ako sa loob. Alam mo yun. So, I'm not sure kung pwede ko itong gamitin sa labas. But, sayang kasi actually maganda yung anime. Parang maganda naman yung tela niya. Hindi siya yung manipis. So, alam mo yun. So, yun. So, that same day is pumunta rin ako dun sa Fleur de Lis, pero dun sa parang tagong branch nila sa bayan. So, pagtawid lang dun sa unang pinuntahan ko na ukay-ukay, and sobrang mabilis lang ako kasi pagod na ako ng time na yun. And actually, galing kasi ako night shift that day, and mga ilang oras lang yung tulog ko, and nung hapon, like 4 or 5 p.m. is nag-ukay-ukay ako, and I think dapat pupuntahan ko talaga lahat ng ukay-ukay that time, but pagod na pag unang ukay-ukay pa lang is pagod na nga ako. Tapos mainit pa, tapos parang wala pa yata ako kain ng time na yun. So mabilis lang to sa Fleur de Lis. But then, after 2 days, bumalik ulit ako nung Wednesday yata or yung Thursday sa kanila. So, pagsasamahin ko na lang yung mga pinamili ko sa kanila. So, simulan natin dito na naman sa parang chiffon. Chiffon na naman. Chiffon na top. So, ayan siya. Blue top siya. And again, may floral design. Katulad niya sabi ko sa inyo kanina, mahilig ako sa mga floral design. Mahilig ako sa mga flowers. So, noona, hindi talaga siya kasha sa akin pag ito lang yung isusuot mo, like, girl. But, if lalagyan ko siya like ng top, ng white na top, is yan, okay na siya. Kasi yun lang makikita, alam mo yun. Kasi pag ito lang itself, girl, good luck naman, diba? But, ayan, so, plano ko dito yan. Meron mga parang ganitong white top, or any color na top, I don't know, hindi ko pa alam. Pero meron akong white top na gagamitin ko along with this. And I think brand new siya kasi meron siyang tag, guys. And it's from the brand na Plata. I'm not sure kung anong brand yan. And meron siyang parang price tag. And ang mahal. Magkano siya? $159. And then nag-sale siya. So, $64. Girl, ang mahal pa rin. But I bought this for 75 pesos lang. So, bought 2 white tops sa Fleur de Lis kasi yung una ko nabili, parang nanihinayang ako na hindi ko siya bilhin kasi kailangan ko ng white na top and wala akong top, along with yung una ko pinakita ko sa inyong chiffon na sleeveless na top. So I bought this, itong white na top na to, and sobrang sakto lang siya sa akin. Medyo masikip, but alam mo yun, sakto lang yung fit niya for me. And nauna, nung binili ko to, meron kasi siyang stain dito sa gilid eh. So parang nagda-doubt ako if bibilihin ko siya. Ayan. Sabi ko, sige, gawan ko na lang. Mag-focus ko. Ayan. Basta ayan. So, sabi ko, gawan ko na lang siya ng paraan kasi kailangan ko talaga ng white na top. Paano ko gagamitin yung blue floral na top if wala akong white na top? So I bought this one and sabi ko nga, ayusin ko na lang or lalabahan ko na lang itong nasa gilid na parang yellow na stain. And then nagulat ako pag uwi ko, this top is from the brand na Uniqlo pala siya, medium siya, so very comfy siya. Ayan, sobrang press ko lang siyang suot. So yun nga, after ilang days, 2 days, is bumalik ulit ako dun sa Fleur de Lis nga, yung pangalawa kong balik, is bumili ulit ako ng white na top kasi nakakita na naman ako ng white na top. Medyo mas malaki siya dun sa nauna kong nabili, but still, ang size niya is medium for the brand, is next level apparel, parang made in China yata to. Oo, made in China siya. So, medyo mas malaki siya, but ito kasi, wala siyang stain or whatsoever, so sayang, diba? So, I also bought this floral top, parang floral off-shoulder na top. So, nakaganyan siya, and yan. Gusto ko siya kasi again, it's siya, floral top, parang peach color siya, and then meron siyang tali dito sa likod, and manipis siya, so kailangan meron ka siguro yung black na top
or na parang ano yung spaghetti, ano pa ito, basta yung ganun, dun sa loob. So, yun lang naman yung pinamili ko sa Fleur de Lis na dun sa, yung sa tago nilang branch. So, bumunta rin ako dun sa Fleur de Lis sa may tabi ng BPI, sa may sports center, and yun yung last day nila ng sale nila na parang 3 for 100. So, lumalabas parang 33 or 34 pesos each. And nagulat ako na may nabili ako. Actually, parang ako na yung last customer nila kasi 3 o'clock yun and nag-aayos sila because the next day is new arrivals na nasayang kasi hindi ako nakapunta kasi may pasok ako. Or may gagawin ako kinabukasan noon. So, hindi ako nakapunta. And, yun, nasaktuhan ko na nakabili ako ng 3 for 100 pesos. So, let's start with this pink na top. And, so, nung una, dapat hindi ko ito bibili. Kasi sabi ko, masyadong loud yung pagka-pink niya. Parang fuchsia pink, alam mo yung loud pink. But sabi ko, sayang. And, magkano lang naman siya. So, I think it's such a good steal. And, ayusin na muna natin siya. So, ayan, may color siyang ganyan. And floral yung design niya here. So next is this. Hindi ko na naman alam kung anong tawag dito. Kasi uso yung mga ganito, di ba? Yung mga parang, yung ganon. Di ba, hindi ko talaga alam yung tawag. But, ayan. Uso yung mga parang, ano ba ito? Parka jackets. Tama mo yung mga tawag sa akin. Kasi yung mga jacket na malinipis, na alam mo yun, pwedeng pang forma lang. Alam mo yun, kasi, alam mo yun. Kasi hindi siya masyadong manipis. So, pwede mo siyang gamitin kahit medyo, alam mo yun, hindi masyadong, ano ba, pag umuulan, ganyan. Di ba kasi minsan kahit umuulan dito, mainit pa din. And, yan. So, ayan siya. And, medyo malaki to sa akin. Mas malaki to kaysa dun sa pink one. And, ang brand niya is Ferro Mon. Established daw ng 1980. And, last but not the least, na nabili ko dun sa 3 for 100 pesos is this floral skirt. And again, una, sabi ko, magagamit ko ba ito? Saan ko kaya ito magagamit? Ito pala, sa gilid pala siya. So, ayan. Sabi ko, saan ko kaya siya pwede magagamit? But, gusto ko siya eh, kasi floral, ay floral. May floral na naman siya. Oh, may floral design, may flower na naman siya. And again, yung fit niya, yung hindi siya yung masyadong maluwag na skirt. Na alam mo yun, parang A-cut. Yan, A-cut siya. And yan, sakto lang siya sa akin. Yung length niya, okay lang din siya sa akin. So, sabi ko, bibiling ko na to. Sayang. Next kong i-share sa inyo are shoes. So, actually, nung first day ko na nag-ukay-ukay, may nabili akong shoes for like 280 pesos lang. Kasi nung time na yon, actually, may nakita akong original na Adidas Stan Smith na color pink. But then, kulang talaga yung pera ko nun kasi nga naubos ko na dun sa mga pag-ukay-ukay ko before nga. So, and paggabi na ng mga 8 o'clock, ganyan. So, ang binili ko na lang is within my budget. Sabi ko, if may makakita ako, bibiling ko na siya. So, meron kasing ukay-ukay dun sa bayan, sa Marikina. Na I think bago lang siya, parang last year ko lang sila nakita na bags and bags and shoes yung mga binibenta nila, yun lang. And then madami, hindi naman sobrang madami, pero for me madami na yung mga binibenta nila. But minsan lang kasi ako nakakadaan sa mga shoes and bags kasi parang mas priority ko is the clothes. But kasi nga may mga pupuntahan akong events, so kailangan ko ng shoes kasi ako may talaga ako mga sneakers lang, like Converse, ganyan, yung mga comfy shoes lang. Eh kailangan diba minsan hindi naman pwedeng ganun yung shoes. So sabi ko kailangan ko bumili ng shoes. And so I got this shoe. So hindi ko alam ang tawag sa ganito, parang yung mahilig sa, actually mahilig talaga ako sa mga studs. If kilala mo ako, basta mahilig talaga ako sa mga studs, ganyan. So noong una hindi ko to napansin, ito pala yung una kong napansin na shoes. And then hindi ko siya pinansin kasi sabi ko nakasulat is 37, so size 7 siya, and ang size ko is 6. So hindi ko muna siya sinukat, umikot muna ako until nung wala na talaga ako makita. Sabi ko, check ko nga ulit, oh malay mo, kasha pala sa akin. And guys, kasha siya sa akin kahit na 37 na nakalagay, size 6 ako. So ayan. And ang ano lang dito, ang ano ba, hindi maganda kasi dito is meron siyang stain dito sa side na to. So ayan, may stain siyang color blue. Ayun yung mag-focus ka. Ayan. Ayan, nakikita nyo, may stain siya na color blue na medyo bothered ako. But then, sayang kasi, and hindi naman, I believe hindi naman kasi siya makikita, diba, masyado, I think. Or siguro ha, if guys, may masasuggest kayong way para magbura to. Kasi medyo hindi nga talaga siya maganda, but
Ayun, sayang kasi, and nagulat ako na bagay pala sa akin yung mga ganitong shoes. Kasi usually hindi talaga bagay sa akin yung mga parang, alam mo yun, nakikita yung paa. So, yan. So, I bought this for only 280 pesos. And I love the color. Parang mood siya. Mood. After 2 days, is nag-ukay-ukay ulit ako, is bumalik ulit ako dun sa ukay-ukay ng bags and shoes lang. And, nagulat ako na nakita ko tong shoes na to, na hindi ko siya nakita nung first day akong pumunta dun. Parang, bakit hindi ko siya nakita? So, 280 pesos lang to. And again, mahilig ako sa mga studs. So, ang studs niya naman is parang dot-dot, and then may parang star siya dyan. And jeans yung ano niya, parang jeans yung tela niya dito. And the brand is Puzzle. Made by Puzzle. So, hindi ko alam anong brand to. And yung mga sizes kasi dito, hindi ko rin maintindihan. But, I think parang siguro gawa lang to dito. I'm not sure. But, ang size niya is 36. So, sobrang para talaga siya sa akin. Nag-fit agad siya sa akin. And nagamit ko na to. Okay naman. Siyempre, hindi ako na-contento, diba? So, may nakita akong sapatos. And it's from the brand na Converse. So, guys, original siya. And how to know daw if original yung Converse na mabibili mo? Hindi ko sure ah, kasi dati nagpa-legit check ako sa Converse na parang group page. So sabi, is titingnan mo daw yung parang tag dito. Ay, yung parang may code kasi dito eh. So search mo lang siya sa Google, and pag lumabas, parang yun na daw yun. And parang may other ways pa din kasi para ma-check kung legit siya. But eto, legit siya. Actually, yung time na nakita ko to, actually, meron na kasi akong, ano ba, high cut. But hindi kasi bagay sa akin yung high cut na isa ko. So, binenta ko yon. So, wala akong high cut nung time na binili ko to. And then, nung nakita ko to, sabi ko, sige nga, try ko. Ito kasi, parang yung makapal na high cut dito. Makapal yung parang dito sa baba. And, nung sinukat ko siya, sobrang okay siya sa paa ko. Hindi siya yung parang, alam mo, kasi payat kasi yung ano, legs ko. So, pag nag-high cut, parang hindi siya bagay. Parang mas na-emphasize na payat yung legs mo. But for this one, parang high cut siya, pero parang hindi siya, kasi hindi naman na-emphasize yung pagkapayat ng legs ko. So, gusto ko siya. And then, may anong floss nito? Parang wala naman siyang floss or whatsoever. So, yun nga, hindi ko kasi na-check. Wala akong data nung time na yung nakita ko to. Sabi ko, mukhang legit naman siya. So, pag-uwi ko naman na buy, sinek ko yung code. Lumabas naman yung ganitong model. So, yan. Women siya. So, sobrang steal nito. Kasi guys, magkano ko lang ito binili. Naka-sale pala sila nung time na pumunta ako. Originally, binabenta nila to for 550 pesos. Parang 20% off yata sila or 30. Basta nabili ko siya. Ayan, 20%. Nabili ko siya ng 380 pesos lang. So, such a steal. So guys, yun lang. Yun yung mga pinamili ko for my recent ukay-ukay haul. And sorry kung sobrang gulo ko mag-discuss kasi guys, hindi talaga ako maalam pagdating sa mga damit or whatsoever. Basta pag nakita nyo na yun, okay na ako doon. Hindi na kailangan mag-explain. So guys, sana na-enjoy nyo tong video na to. And if you have any questions, comments, suggestion, saan mag-ukay or saan maganda mag-ukay or basta anything, may parang ako nag-focus. Anything na about sa ukay-ukay, you can comment on my comment box below. Hello. And I want to thank you guys for watching this video. And yun. So, I want to see you on my next.